So yun, good morning guys, this is Yong and welcome to my channel. So ngayon yan, so matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, di ba? So ngayon, ang plano ko ngayon is mag-review tayo ng mga product. So ayun, kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-review ng product. And then, para at least magkaroon kayo ng idea kasi para sa interesting tong product na to. Kaya ako rin binili. So ito, ang una natin re-review na product is itong side mirror na Nemo. Yan. Ito yung mga nauso ngayon, yung parang Ducati style na side mirror. So, papakita ko na lang sa inyo later. Yan. Madami bumibili na to, tsaka maganda yung quality. Sasabihin ko na rin sa inyo kung okay ba siya or hindi. Kasi, nakita nyo yung side mirror ko, di ba, dati parang maliit. So, ngayon, change look. Yan. So, next naman is ito. Yan, yung bearing, yun sa knuckle bearing. Kasi anong nangyayari, medyo maalog na yung manibela ko. And then, ayun talaga yung sakit ng Honda Click. Tolerable naman siya, pero gusto ko na lang rin palitan para at least pag maglo-long ride tayo, hindi masyado manginig. So ngayon, papapalitan natin siya and then sabay na natin i-review, hindi ko na isa-isa yan. So, tara na. Guys, bali papakita ko muna sa inyo bago install yung yung mga i-install natin, yung knuckle bearing at saka yung side mirror. Papakita ko muna sa inyo kung bakit ko papalitan yung knuckle bearing kasi nga papakita ko sa inyo na medyo maalog siya. Yan. So ito yung natin, yung side mirror natin. Kung makikita niyo medyo siya maliit. Yan. Wala pa siyang mga tatlong finger. So yung papalitan natin is medyo mas malaki, di ba? Maganda sana ito kung pormahan lang. Pero yun nga, syempre, change look. So, papakita ko sa inyo. So, tara na. So, ito, papakita ko sa inyo. Medyo bibilis ako lang. Ayun o. Kita nyo? Ayun o. Nanginginig-ginig. So, mamaya, testing natin yun. Kung manginginig pa rin ba. Kasi pag yung gamit ko yung kay Mark, wala, hindi nanginginig yun. Tsaka pag naglo-long ride ako, pag medyo magaspang yung kalsada, nanginginig-ginig. So, medyo delikado yung pag ganun. Hindi ko kasi mapapakita eh. Pero nung tuwing nagmamarilaki kasi ako, nagaan yun. Kahit hindi ako nagno-no hands, maalog talaga siya. So ngayon, papalitan na natin siya and then papakabit na natin kay Carl. And then, re-review na rin natin mamaya itong side mirror natin ay kakabit. Kasi nga, medyo maliit, di ba? Pero maporma. So, tara na. So yun, ginagawa na namin. Yan. Yan is yung gulong, syempre. Hindi ko na papakita yung pinaka-full details. Yung step-step na lang. Yan. Una-una, yung gulong, tatanggalin nyo. Syempre, kailangan nyo ng mga tools. And then, kailangan nyo tanggalin talaga yung mismong gulong. Kasi nga, mangyayari dyan is, yung bearing niya kasi, dito eh. So, papakita ko rin nyo. So, ang gagawin lang natin ngayon is quick vlog ha. Hindi natin gagawin yung parang, yung full details. Kasi nga, masyadong mahaba. So, yan. Papalitan lang natin to. And then, itong side mirror. Kasi nga, masyadong maliit eh. Yan. So, kailangan nyo lagyan ng patong. And then, para matanggal niyo yung gulong. So yun, pagkatanggal niyo ng gulong, yan, tatanggalin niyo lang to, yung mga caliper, tsaka mga screw. Yan, tanggalin niyo lang yan, hindi itong mga naka-screw dyan. So yan, bali, tinatanggal niyo yung parang pinaka-bearing dun sa loob. Yan. Boom. So yan, pag natanggal na yan, papalitan na yan. Yun, no? Kaya medyo medyo makalawang na. Ayun talaga sakit ng Honda Click. So yun, papalitan na natin yan. So yun, after nyo tanggalin yung bearing dito,
ang tatanggalin nyo naman is yung mismong nandito sa fork. Yan, yung sa may mismong fork, tatanggalin nyo rin yan. So, sa pagtanggal nyo, discardin nyo na lang rin yan. Pero yun yung mga gagawin nyo. Kasi more on, review lang tayo ngayon. Ayan. So, yun, medyo recap lang tayo. So, una nyo yung tatanggalin syempre. Yung mga screw sa caliper, yan, dito. Yan, tatanggalin nyo yung mga screw sa caliper. And then, after that, ang tatanggalin nyo naman is yung, eto, yung dito. Yung parang V. Tapos, ang pagkatapos niya, tatanggalin nyo yung ball race. Ay, yung pinaka-fork mismo. Yan. And then, after that, yun, yung mismong fork na. So, tatanggalin nyo yung mga nandito na naka-stack. Yan. Tsaka dito. Yan. May kita nyo, parang kaya medyo, ano, medyo kalawang-kalawang na. Tsaka yung ball race ko, parang medyo, ano na, makalawang. Tsaka kulang rin sa oil. Kaya ganun. Kaya siguro nagkakaroon ng problema rin yung motor ko. Yan. Tapos, after that, ikakabit na natin itong fito. Yan. So, kinabit natin yan. And then, yung stock. Ay, yung ano, yung bago. Kakabit na yan. Yan. Isa rin sa kinaganda na itong fito, yung ano, may kita yung tumabulitas. Meron na siyang ano, lalagyanan. Unlike pag yung stock, nawawala talaga. Kailangan mo pang i-ano, i-assemble. Ito nakalagi, meron na siyang lalagyanan. So, ikakabit na lang siya. Kasi nilalagay na yung dun sa, ano, yung sa ilalim. After nyo ilagay itong mga lalagyanan na ito, ng mga bearing, yan dito, dito rin sa ilalim, yan, mga lalagay nyo. Ngayon, lalagay nyo na ng mga grasa. Yan. So, depende kung anong grasa gagamitin nyo. Yan, tapos kakabit nyo yan. Yan. So, nakita nyo yung lalagay mo. Ha? Ngayon, maganda dyan eh. Naka-assemble na eh. Unlike pag ano, no? Stock, di ba? Toko round pipe. Yan. So, ikakabit na lang yan, tapos lalagyan na lang ng mga grasa. Sa paglalagay ng grasa, dapat importante lagyan nyo lahat, ha? Kasi pag nakalimutan nyo yan, magiging hindi maganda siguro yung kakalabasan. Kaya dapat ang mga lalagyan nyo doon, dito sa ilalim, yan, kung may kita nyo. At saka, dito. Yan, ayun yung mga lalagyan nyo ng grasa. Ito rin pala advantage nung fito. Kasi anong nangyayari, pag maglalagay ka ng ano, sa ibang mga brand, or sa stock, diba? Ang bulitas, minamanual ilagay yan dito. So, manual siya ilalagay. Kaya mangyayari, pag nilalagay dun sa ano, dun sa mismong motor, tapos pagkakabit na, nahuhulog yung iba. So, pag nahulog uli, mangyayari, uulit ka uli. Unlike dito, pag yung fito yung binili mo, may support na siya. You know? So, diretso kabit na lang, mas madali. Para sa mga mekaniko. Yan. Pero, tsaka siguro may purpose din yan. Mas maganda rin yung kabig pag may ganyan siguro. Not sure, pero yun nga. Ayun yung kinaganda din ng fito. Yan. Di na siya, diretso kabit na lang. So, ngayon, kakabit na natin yan. So, ayan na. Kinakabit na. Yan. So, yan. Dapat, ayun yung sinasabi ko, di ba? Pag wala yung support, katulad yung ibang fito, pag nahulog yung bulitas, ulit ka uli. Yan. Tapos pagkakabit mo yan, i-screw mo na yan dito. Stock pa rin yun, ha? Yan pa rin yan. Yung parang screwan. Wala namang binago dun. Yung bearing lang. Kasi yan, pagkatapos yan, kabit nyo yan. Pero, pag ikakabit nyo yan, make sure pantay, ha? Papantayin pa naman mamaya yan. Yan. So, te-testing na. Patapos na malapit na matapos. Yan. So, sa paglalak naman, yan. Diyan nyo siya pupukpukin para umikot. Yan. Meron naman siyang pangkabig. Pangkabig dyan eh. Yan. Para humigpit. Yan. So, yan lang yung kinakapitan niya. Pinakita ko lang rin para at least may idea din kayo. More on review naman tayo ngayon eh.
After yun, after nyo ikabit na to, yung handle, yan, may kita nyo itong ano, yung parang screw dyan. Ayan yung parang pinakalock nyan. Yan. Yung nasa gitna, may butas dyan. So, ayan yung ipapantay nyo. Yan o. Yan. Medyo mayroon pakita ah. Pero ayun yung kailangan nyo rin ikabit para at least mag-lock yung manibela nyo. Yan. So yan, after ikabit ng pork, yan, kakabit na at saka i-assemble na yung gulong. Yan, siguro alam nyo na rin naman na yan. So, papakita ko nyo na yung ano, pinaka-finish product nyan after. And then, i-review na natin siya. So ngayon guys, ito na. Nakabit na natin tong side mirror. Yan. Itong Nemo. So ayan yung itsura niya. Yan, napakaganda. Simple na lang. Ayan yung itsura niya sa harap. Yan. Yan, medyo paganto siya. Yan. Okay naman. Yan. Nilagyan ko na space dito. Yung handling. Yan. Kasi nga, pinulitan natin, di ba, ng knuckle bearing. So ngayon, testing na natin. So ngayon guys, ayan, testing na natin to ah. Di ba kanina, umaalog-alog yon. Dito rin natin detest. So ano, sa handling, medyo, ano siya, matawag dito. Sakto lang, di siya maluwang, di rin siya sobrang sikip. Tapos yung handling niya, yun, no? Di na umaalog. Tingnan natin ah. Ayun, no? Di na umaalog oh. O, di ba? Ayun, no? Di na siya umaalog. Galing. Ganun lang pala yun. Di ba? Di na umaalog. So, okay na okay. Tingnan natin, ha? Ayun, no? Di siya umaalog, oh. Ang galing, oh. Pero ayaw mag-nuance, ha? Pero di na siya maalog. Unlike dati, di ba? Nakikita nyo. Ayun, no? Ayun, no? Di ba? Di na siya maalog. So, problem solved tayo pagdating sa panginginig. Kanina kasi, nanginig na nginig, di ba? Nakikita nyo? Short review lang naman. And then, sa side mirror, yan. Kita nyo naman, kitang-kita na, hindi na siya yung sobrang liit. Ano na siya, visible na, visible na. Ang maganda dito sa side mirror na to, medyo ano siya, wala siyang grado ha. Pero mahalata nyo, medyo zoom out siya. Yung malawak yung sakop niya. Unlike doon sa ibang mga side mirror na ang tawag dito. So, unlike sa mga ibang side mirror na parang naka-zoom in. Yan. Dito, okay na okay. Ayun, no? Di ba? So, yan. Simpleng ano lang naman tayo, review. So, ang ganda niya rin tingnan, di ba? Yung sa ano niya, manibela niya naman pala. Nahalata ako. Medyo mas madali na siya iliko, pero hindi siya nanginginig. Unlike sa iba na mahirap iliko, pero nanginginig. Di ba? No? So, problem solved tayo pagdating doon sa ball race natin. So, hindi na ako lilingon masyado pagdating sa mga gilid-gilid or pagkakaliwa ko. Kasi doon sa akin, doon sa dati kong side mirror, di ba masyado siyang ano, masyado siyang maliit. So, nahirapan akong lumiko. Ngayon, hindi na masyado. Di ba? O, di ba? Stig. Kitang-kita na. Tsaka maganda talaga, ano, malawak yung sakop niya. Parang ano ang tawag dito? Di mo agad makikita ibang ano, mga visibility. Tsaka iba, masyadong mataas. Ito, sakto lang. Sakto lang siya pagdating sa height. Ayan. Pagdating dito, ayun, no, level lang. Yung sa stock kasi, di ba, stock natin, masyadong mataas. Ito, sakto lang. Tsaka hindi na siya nanginginig, oh. Stig. So, yan, hanggang dito na lang tong review natin, yan. So, I hope nabigyan ko kayo ng idea sa simpleng review natin. So, ngayon na lang uli kasi tayo nag-vlog, eh. Kasi nga, gawa ng busy tayo, and then, dami talagang ginagawa pagdating sa trabaho. And then, medyo lumailo lang muna tayo. Yan. Shoutout nga pala sa mga ano, sumusuporta sa atin pa rin. Hanggang ngayon, MDS Moto, SJC Custom, yan, Pops Paint Stall. Tapos kay Carl, yan. Shoutout kay Carl, doon sa gumawa ng motor natin.
Bali si Carl din talaga yung gumawa ng gumagawa talaga ng motor ko pagdating sa mga makina at saka sa mga brake yan. Siya nag-install ng ano ko, ng brake ko. Hindi siya yung nag-convert ng rear disc brake ko, pero siya yung nagkabit ng mga brake ko, yung rear disc brake ko at saka ng master brake ko yan. Nakikita nyo? Si Carl gumawa niyan. And then iba-iba pa. Yung nasira yung makina ko, yung injector ko siya din gumawa nun. Yan. Talaga siya malupit. And then, isa pa sa mga wirings natin, si Pabs Painstall, yan. Pagdating naman sa mga wiring natin sa motor, yan. Si Pabs Painstall. Isa sa mga maasahan din natin yan. And then, sa mga iba pa sa ating sumusuporta, yan. Shoutout sa inyo. So hanggang dito na lang guys. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayong updated sa aking vlog. And then please do like and share na rin. So thank you guys and then see you on my next vlog. Bye bye!